So guys, ngayon maglilinis lang tayo ng ating intercooler kasi medyo marami na siya. May mga counting oil na siya sa loob. So papakita ko sa inyo ngayon kung paano natin yan lilinisan. So nandito na tayo sa ilalim. Nakajack na po yung ating gulong at meron na pong mga kalso. Yan. Nakalock na rin po yung ating foot brake. At nakapark po yung ating kambyo. So ngayon, tatanggalin lang po natin ito. Itong hose. Meron po yan na clamp dito. Tapos linisan din po natin yung ating hose. Sa pagtatanggal po niyan, ito meron po yan na dalawang tornilyo. Ito, tanggalin lang po natin itong bracket. Tapos mahuhugot na po natin yung ating intercooler. Pero kailangan po pati yung mga hose po nakakabit yan, dalawang hose po yan, tanggalin po natin yung hose po bago natin mahugot itong ating intercooler. Numero 12 na sakit. Maluwag na, tapos hugutin lang po natin yung ganyan. Yan, so kung nakikita nyo po, meron po yan na mga oil yan. So kailangan natin malinis yan at patanggal natin. Ito, yung mga oil na po yan sa loob. Tapos pag natanggal na natin yung hose sa baba, yung sa taas naman. So guys, ayan, gagamit tayo ng numero 12 na socket. Pakaliwa po ulit ang luwag natin ito. Pero bago po yan, tanggalin natin itong nakaklam dito. Ito. Sundutin lang po natin yan ng ating flat screw para matanggal natin yung lock. Yan. So ayan po, natanggal na natin ito. Tatabi lang natin yan. Babalik natin mamaya. So luwagan na natin itong dalawang 12mm na tornilyo. Yan, pakaliwa po. Basta lahat po ng paluwag is pakaliwa po. Tapos yung isa naman. So yung iba po nito, mahirap tanggalin dahil kailangan nyo pang tanggalin yung bumper. Pero itong ating every wagon, so hindi na po kailangan. So luwagan lang po natin yan. So, hindi na po natin kailangan tanggalin yung bumper. So kung tumaluwag na, gamitan na lang po natin ang kamay. So pag natanggal natin yan, alalayan lang po natin, baka bumagsak po. Yan, hilayin lang po natin yan. So napakadali lang po yan, tanggalan natin. So yan guys, napakarami, marami siyang oil sa loob. So gagamitin natin dyan na panglinis ay degreaser. Tapos ibabad natin sa tubig na may sabon. Tapos babanlawan natin yan ng maigi. Yan po yung sa baba. Yan, oh. Kung nakikita nyo po, meron po yan na oil sa loob. Guys, tatanggalin din natin yung mga hoses nya. Ito, yung lower hose, tapos yung upper hose po natin. Tatanggalin po natin yan para malinisan din po natin. Nandito po yung ating clamp. Tapos yung kabila po. So pagka matigas po, gamitan po natin ng number 8 na combination. Ginamitan na natin ng combination wrench ba, kasi medyo matigas po pagka flat screw ang gamit natin. So luwagan lang natin yan, tapos hugutin na natin. Linisan din po natin yung hose na malapit dun sa ating throttle body, kasi papunta po yan dun sa throttle body po natin. Tapos yung isang hose po niya papunta sa turbo, kasi dalawang hose po yan. Isang papuntang throttle body at isang papuntang turbo. So ayan guys, tinanggal na rin natin yung lahat ng mga hoses. Yan, pati yung pinagkakabitan po ng hose natin dahil napakarami na po sa loob. Yan. Napakarami na po. So tinanggal natin lahat ng mga hoses. Tapos yung ating intercooler. Yan. Kasi pag hindi natin linisan yan, papasok yan sa loob ng ating intake manifold. Kasi papunta pong throttle body natin yan eh. So kailangan natin linisan yan.
So gagamit tayo ng degreaser at tubig na may sabon. So simulan na natin. So guys, gagamit tayo ng degreaser. Yan, medyo marumi po yung lalagyan natin. Sasalin lang po natin yan sa bottle spray. Tapos isprayan po natin yung ating intercooler at saka yung mga hoses po natin. Gagamit din tayo ng powder na sabon. Panlinis po natin. Bababad po natin yung ating intercooler doon sa tumba. Mag-spray na tayo ng ating mga hoses. Spray natin ang degreaser. Spray natin sa loob. So, nag-gloves na tayo kasi medyo matapang ito. Para yung matanggal yung mga oil natin sa loob ng ating mga hoses. Pati itong tube na to. Mispray na din natin ang ating degreaser. Tapos yung mga hoses natin sa loob. Mispray na rin natin yung labas. Para malinisan po natin lahat. Tapos yung ating intercooler, spray natin sa loob. Spray natin yung loob niya. Gagalugin natin para malinis talaga yung mga yung loob niya. Tapos yung mga ibang hoses naman, kailangan po degreaser para matanggal yung mga oil sa loob. So, babad lang natin ang mga ilang minuto yan. So, ngayon, babanlawan na natin tapos lagyan natin ng sabon. So, sasabunin natin yan. Lagyan natin sa loob ng tubig. Kung meron po kayong malaki-laking timba, mas maganda po. Kung ito meron lang tayo maliit, okay na po yan. Tapos lagay din po natin sa spray. So guys, ayan po yung loob. Binabad na natin siya. So ngayon babanlawan na natin siya ng tubig na may sabon. Yan o. So ang dumi po. So natanggal po yung mga oil po sa loob. So babanlawan na natin siya ng may sabon. Sprayan muna natin ng tubig tapos yung may sabon na.
So guys, pag may malaki kayong timba, pwede nating ibabad 'to mga kahit mga isang oras. So tayo wala tayong malaking timba. Kaya binabad lang natin sa loob yung ating chemical at yung sabon. Tapos na tayo maglinis ng ating intercooler. So pinatuyo na po natin siya sa araw, mga siguro kung mga 30 minutes. Basta wala na po siyang tubig, okay na po yan, wala na tubig sa loob. So ibabalik na po natin siya. So guys, naikabit na natin yung ating mga hoses. Ito pong hose na to, galing po dun sa intercooler natin, papunta po dito sa may throttle body. So ayan po yung mga hoses niya. Naibalik na po natin pati po dun sa may intercooler na hoses at sa may turbo po. Ito po yung lower hose natin, papunta po yan dito, papunta po yan dun sa turbo. Tapos ito naman na upper hose natin ito. So ang upper hose natin, papunta po yan dito, papunta po dun sa ating throttle body. So naikabit na po natin. So ayan, nalinisan na po natin lahat yan. So ang ikakabit na lang po natin yung ating intercooler. Tapos na po tayo. Subukan na po natin pandarin. So guys, naikabit na natin yung ating intercooler. Naibalik na natin lahat sa dati. Yung mga hoses natin, naikabit na natin. So ganyan lang po kadali kung paano maglinis ng ating intercooler at ng ating mga hoses sa ating sasakyan. So kung nagustuhan nyo po itong ating video, huwag po nating kalimutan i-like, share and subscribe ang aking channel at pakiclick na rin po ng ating notification bell para updated po sila sa mga video ko pa pong i-upload. Maraming salamat po at God bless po.